Nagsimula ng maghigpit sa mga hindi bakunado ang ilang pampublikong sasakyan at mga establishmento sa Agusan del Sur. Ang ilang residente napilitan na lang daw magpabakuna dahil dito. Nasa frontline ng balitang yan si Gemma Vanseña. Isa-isang iniinspeksyon ng konduktor ng bus na ito ang mga vaccination card ng mga pasahero papuntang Davao. Mahigpit daw kasi ang pagpapatupad ng no vaccine, no ride policy papasok ng Region 11. Kaya dito pa lang sa San Francisco Bus Terminal, naniniguro na silang bakunado ang lahat. Wala namang reklamo ang ilang pasahero. O yun, marunggaan, may maragaan, hindi ka magduha-duha pagsakay. Ay para safe. Safety. Dito sa mall ng San Franz, hinahanapan din ng vaccination cards ang mga pumapasok. No vaccination card, no entry na rin sa ilang establishmento at opisina ng gobyerno. Ito raw ang dahilan ni John Kenny Fernandez kung bakit napilitan siyang magpabakuna. Bawal na magawas-gawas, so may bakuna. Di lang ta, di ka kasulod-sulod ng mall. Pero sa isang text message, nilinaw ni Agusan del Sur Governor Santi Cane na pinag-uusapan pa nila kung dapat bang magpatupad ng no vax card, no entry policy sa probinsya. Hinihintay pa raw kasi nila ang desisyon ng Korte Suprema sa naturang pulisiya. Hiling ng ilang tricycle driver, huwag na itong ipatupad. Apektado yun kung may unta nga dili ka lakawang walay vaksin, kay mas daghan pa yun ang wala magpapaksin sa pagkakaroon. Ayon naman sa Provincial Health Office, ginagawa nila ang lahat para maikayat ang mga residente na magpabakuna. We already accomplished 74% sa population vaccinated for the first dose. Sa January 14, 58% also already had their fully vaccination. Still, we encountered a lot of people expressing their hesitancy of the vaccine. The zombie apocalypse na sinasabi nila, hindi pa rin yan nawawala. Sa huling tala, mahigit 800 ang active COVID-19 cases sa buong probinsya. Karamihan nito ay nasa Bayugan City, Prosperidad at San Francisco. Nagbabalita mula sa Frontline, Gem Avanceña, News 5.